What's up, Gadgeteers? Welcome to my channel, and today we are going to unbox another item from Lazada. Pero bago yan, let's go for the intro. It's been a while since nung huling vlog ko, so konting kwentuhan muna tayo, guys. And syempre naging busy ako last week. Nakapit na ako ng RFID para sa sasakyan. Hindi ganun kadali magpakapit ng RFID. Lalo ngayon dahil nagkaroon ng limit or nagkaroon ng due date or deadline si DOTR para sa mga sasakyan na dumadaan sa mga expressways, especially NLEX and SLEX. Nagpakapit ako ng auto sweep sa Muntinlupa. Medyo madugo nga lang yung pag-set up ng appointment dahil hindi gumagana yung website nila. At the same time, pag gumana siya, nagkakaroon ng mga glitch. So, mahirap talaga magpa-appointment. And hindi sila tumatanggap ng walk-in. Yun lang yung mahirap. So, if ever some of you guys are watching this video, nagkakaproblema kayo sa pagpapa-appointment kay AutoSweep, I'll leave a link down below para sa inyo, para hindi kayo mahirapan magpa-appointment. Yun yung ginamit ko at napakabilis niyang gamitin. Medyo exhausting yung week ko dahil napapagawa din si Papa ng bahay. Yung mga materials kasi na kailangan niya, sa akin niya pinabibili. So, I'm going back and forth dito sa lugar namin para bumili ng mga materials. And at the same time, nagtatrabaho ko sa gabi. Which is right now, nagbablog ako at the same time, nagtatrabaho ako. Honestly, medyo tinawad ako mag-vlog kasi nakakapagod yung buong week ko. So, ang ginawa ko muna is nagpahinga ako ng weekend, Sabado, Linggo, and enjoy ko muna yung time off ko. And then, balik ulit sa vlogging. So, ngayon, let's go to our vlog. Recently kasi nag-upgrade ako or in-upgrade yung laptop ng mother ko from hard disk drive, HDD, to solid state drive, SSD. Shoutout kay Mama J. Love you. Mwah-mwah. Chuk-chuk. And the reason kasi kung bakit ko in-upgrade yung laptop niya is because bumabagal na yung system. And naka-Windows 7 pa siya. So, yung Windows 7 kasi hindi na supported ni Microsoft para sa mga future updates. So, ayun. Yan, ginawa ko, in-upgrade ko yung laptop niya. In-install ako na din yung Windows 10. And going back, may tanong kasi siya habang in-upgrade ko yung laptop niya. And sabi niya sa akin, paano daw niya makukuha yung files niya dun sa old hard drive, and magagamit pa daw ba niya yung hard drive na yon o itatapon na. So the answer to that question is, of course, magagamit pa natin yung hard drive. Hindi naman natin kailangan itapon yun kung functional naman siya within the day of replacement. Meron lang 3 na paraan para magamit ulit yun. Pero, fun fact muna tayo. Ay, may fun fact tayo, mga Gadgeteers. Fun fact. Kung ikaw ay magpapa-upgrade ng inyong laptop in storage perspective, lalo na sa mga hard drives, mga lumang laptop na magpapa-upgrade kayo from hard drives to SSD, may imang-ilan-ilan lang naman ng mga shops na gumagawa or gumagamit ng ganitong modus. For example, ako si customer, sasabihin sa akin ni shop na, "Sir, sira na po yung hard drive mo, kailangan na po natin upgrade to SSD. Or kailangan na pong palitan ng SSD." Siyempre, kung wala akong alam sa mga ganung bagay, papayag ako. Okay, kung sira na naman yung hard drive ko, wala mong problema sa akin kung papalitan. So, i-upgrade nila yon to SSD. Install ng mga software, install ng lahat na kailangan mo. And then, here comes the modus. Ang sasabihin nila sa iyo, "Ay, sir, sira na naman yung hard drive mo eh. Kami na lang po mag-dispose." Siyempre, kung ako si customer at wala naman akong pakialam sa hard drive ko na sira na naman,
sabi nila. Minsan kasi ang ginagawa lang nila, sasabihin lang nila nasira, pero buo talaga yung hard drive. Functional siya, mabagal lang. Didispose lang po ba namin or iuwi nyo? My advice is, iuwi nyo po yung hard drive. Why? Kasi po, hindi natin alam kung sila ba ay nagsasabi lang, sasabi na totoo o hindi. At pwedeng makuha nila yung mga private information nyo sa hard drive na yun. So, going back po dun sa tanong ni Mother Dear, magagamit pa daw ba yun? Siyempre, may 3 steps tayo na pwedeng gamitin. Unang-una, pwedeng gamitin yung hard drive na yun for a secondary storage para sa inyong mga laptop. Lalo na kung meron kayong optical drive, pwede siyang gamitin na gamitan ng hard drive caddy. Number 2, pwede rin siyang gamitin sa mga desktop computers as a secondary internal storage. Diba? And number 3, pwede siyang gamitin as an external hard drive. Kailangan yun lang ng item na i-unbox natin today. O diba? Sulit na sulit eh. Pero bago yan, kung kayo ay bago sa channel ko, click subscribe button down below. No? And then you can also hit like on this video and mag-comment na rin kayo down below kung meron kayong mga tanong tungkol sa video na to. So today, mag-unbox tayo ng isang item from Ugreen, and this is the Ugreen 2.5-inch hard drive enclosure. Maaring maraming videos na katulad nito sa YouTube, at siyempre may mga katulad din siyang product, iba naman yung brand, at maaaring napanood nyo na rin yung mga videos nila. Pero ito yung way ko ng pag-i-express or mailabas ko naman yung point of view ko para sa item na to. So pagpasensyahan niyo yung background ko dahil maraming manok sa labas. So without further ado, let's do the unboxing! Okay, tapos na tayo mag-unbox, guys. Yun lang yun. So, sa loob ng box, meron tatlong item. Isang USB 3.1 USB cable. Ganyan lang siya kakakot. And, USB Type-C na siya. Ayan, focus. USB Type-C. Yung kabilang dulo is the same as before. Type A, if I'm mistaken. Pero 3.1 siya. And then, yung hard drive enclosure itself. Na po yung plastic. Yan. Hard drive enclosure. So, meron siyang logo ng Ugreen dito. Of course, dito yung yan. Sa inyo. So, kanyang tagline, protect what you love. Protectan yung mga mahal nyo. Tapos, dito, guys, ito, this is an LED indicator light. Tapos, yung kanyang port. Ayan, makikita nyo. At wala nang sa likod. Ganyan siya kalaki. Ganyan siya kalaki. Pwede ibulsa. At dito sa likod, ayan, yung area kung saan i-slide nyo yung inyong hard drive. Kasama siyang manual, ha? In fairness.
ituturo niya sa inyo kung paano gagamitin ito at paano i-install yung hard drive sa inyo. So guys, straightforward naman yung pag-install ng hard drive dito sa hard drive enclosure na to. And then, you just have to slide. Slide nyo ito. At i-reveal na niya sa inyo itong SATA ports para sa inyong hard drive. So, kuhanin nyo lang yung hard drive nyo. At, lagay dito. Wala na kailangan i-screw. Slide nyo lang. Make sure na naka-secure. And then, slide the case back in place. So, siguraduhin nyo wala nakaangat dito at sa kabilang side. And then, that's it. Pwede nyo nang gamitin. Ganun lang kasimple. A few moments later. Okay, guys. So, it's 7 a.m. in the morning right now. Kaya medyo mahingi na yung mga manok at yes, galing ako sa work. So, I'm still working until then, mag-work pa lang ako. And then, so itong unboxing video and review, papakita sa inyo yung crystal disc mark na nagawa natin today. And maganda yung naging performance nung hard drive enclosure. Of course, magbabari din yun sa performance ng hard drive mo. So, mas bagong hard drive, mas maganda. Maganda yung performance. And then, sa case ko kasi, luma yung hard drive na ginamit natin. Ito yung kanya performance speed. Meron siyang 48.44 na read speed. So that's 48.44 megabytes per second, and meron siyang write speed na 53.06 per second. So not bad para sa old hard drive, pero kung meron kayong hard drive na mas mataas ang RPM na 2.5 inch, much better para dito sa hard drive enclosure na ito. So pagpasansyahan niyo yung background ko guys ha, medyo mahingay na dahil alisyete na naman. So that's it guys. Thank you very much for watching this video. If ever you have any comments or suggestion, you can comment down on the comment section below. And if you like this video, just hit like. If you don't, give me a thumbs down and sabihin mo sa akin kung bakit ayaw mo ng video ko. And subscribe on my channel. Hit the notification bell button para sa mga future uploads. And that's it for today, Gadgeteers. Thank you very much, and I'll see you on the next video. Bye-bye.